Yo, what's up guys? Good morning. Now, so for today's video, magpiprint tayo ng t-shirt using vinyl. Pero bago po ang lahat is shoutout muna tayo sa ating kaibigan at ating kababata na si Budoy Gaming, no? So shoutout sa iyo kaibigan, kamusta ka naman, no? Yun, so for today's video, pag-uusapan natin yung mga procedures na ginagawa ko pag nagpiprint ako ng vinyl. So again, ito po ay para sa akin lamang po, no? So depende po sa inyo kung susundin nyo yung mga procedures na ginagawa ko, no? So itong procedure na to guys is ginagawa ko na to ever since na nagpiprint ako ng t-shirt, no? And then yung iba is patuloy ko na natutunan along the way. So ito na yung mga procedures natin. So ito. So yung first is cleaning, second is checking of temperature, yun, number 3 is folding, number 4 is attaching of design, number 5 is peeling, and number 6 is final press. So doon na tayo sa cleaning. So syempre lilinisin natin yan lahat, no? Anything na magko-contact sa t-shirt na ipiprint natin is kailangan natin linisin, no? So pati yung mga taas-taas na yan, kasi minsan merong mga alikabok dyan na lumilipad or dumidikit. So didikit yun sa t-shirt yan. And then yung teflon sheet, so kailangan natin siya linisan harap at likod, no? So minsan kasi may mga dumidikit dyan na residue, no? Pag pinrint natin yan, so didikit din yan doon sa t-shirt, no? Okay, pati yung mga dumi. Next is checking of temperature. So ang temperature is 160 Celsius ba tawag? Basta yung init niya 160 over 12 seconds, no? So iba-iba naman yan, depende sa materials na gagamitin mo. And then yung number 3 natin is folding. So yung folding, ginagawa to para makuha mo yung gitna ng t-shirt, no? So para hindi tabingi or pantay yung pagkaka-attach mo ng design doon sa t-shirt, no? So yung pagpo-fold naman, and then yung pagpo-press niyan is hindi naman ganun kailangan mo siyang 12 seconds, hindi naman. So mga 5 to 3 seconds lang siya, okay na, para makuha mo lang yung mark niya sa gitna, para makita mo yung pinakagitna niya. Okay, so ganito magiging itsura niya pagka na-press mo siya ng 3 to 5 seconds lang. So huwag nyo nang ilalak, no? So i-ano nyo lang, ibaba nyo lang heat press. Okay, so ito makikita nyo na dito sa gitna, ayan, meron na siyang parang line. So yan yung magiging guide nyo, no? Para sa paglalagyan sa ito, pinaka malinaw ito, wait lang. Yan. Yan, so kitang-kita nyo naman may line siya sa gitna, no? So hindi naman kailangan sagad na sagad yung pag-press nyo dyan. Kumbaga parang ano lang naman yan, makuha nyo lang yung gitna. Okay, next natin is pre-press natin siya nung 5 to 3 seconds para mawala yung mga residue or mga moisture na nakadikit doon sa t-shirt, para yung paglagay natin ng print is ano talaga, solid, no? Wala mga dumi-dumi. Okay, so next natin is yung para sa design natin, no? So yung sa design naman natin, para makuha nyo yung gitna niya, so ganito ang ginagawa ko dyan para makuha yung gitna, no? So ipo-fold mo lang siya sa gitna, pantay na pantay dapat siya yan. And then ipo-fold nyo yung part na to, yan yung baba, and then yung taas yan. So kailangan ipo-fold nyo siya ng maliit na maliit lang para makita nyo lang mark nya. Yan, yan yung mark nya sa taas yan. Tapos yung sa baba nya, eto makikita nyo yung mark nya, wait lang, yan. Yan. So yan yung ilalagay nyo doon sa line na pinag foldan nyo. Okay, so sukatin muna natin. So ang sukat ko dito sa large is 3 inches below neckline. Okay, so papantay na natin sya. Yan. So make sure yung pinold nyo sa taas sa baba is nakapantay doon sa pinold nyo sa t-shirt. Okay, para hindi tabingi. Okay, so yan. So ipipress na natin siya. So again, yung temperature is 160 over 12 seconds para sa vinyl, no? So yun yung temperature dun sa materials na ginamit ko na vinyl. Okay, alam ko meron din vinyl na ano eh, mas manipis eh, so mas mababa lang yata yung
ano nun, time. Pero hindi pa ako nakagamit nun eh. Okay, so sa mga hindi pa napag-subscribe, subscribe na po kayo. Pakihit na yung ating notification bell para lagi tayong updated sa ating mga susunod na videos. Okay, so eto na po yung first press natin. So, next natin is kailangan natin siyang palamigin kasi cold peel po siya. No? So, itutok nyo lang siya sa electric pan gaya nyan. Or kung wala kayo electric pan is isampay nyo lang kahit saan yung mahahanginan siya para lang lumamig siya. Okay, and then ipipil na natin yung kanyang film. Yan. So, sa pag-peel naman yan, umpisahan nyo dun sa pinakakanto. Oh, then pag natanggal nyo yung pinakakanto, sunod-sunod na yan. So, madali na yung ipil. Pero dahan-dahan pa rin. Okay? So, next natin is ipipre-press na natin siya. Or final press. Final press para. Sorry. No, so, 5 seconds lang siya. Para ma-sure natin na yung mga kanto niya and yung mga gilid-gilid is talagang didikit dun sa t-shirt. Kasi meron kasing mga part na matatanggal dyan nung nag-peel tayo. So, pagka pinress nyo siya ulit ng 3 to 5 seconds, is didikit na yung mga part na yon, mga tanggal. O, magiging solid na yung pagkakadikit nyo sa t-shirt. No? Okay. So, sabi nila is maabot daw to ng 3 years to 4 years na ganyan pa rin kaganda yung print niya. So, hindi ko pa nasusubukan, no? Kasi wala pa naman ako 1 year. Okay. Next natin. So, ito na yung pinaka final niya. So, solid na solid naman yan. Order sa atin yan sa Rosario. Okay, so that's all for today. Thank you for watching po. Sana po may natutunan po kayo. God bless sa inyo. Ciao, bye!